Narito ang aming mga lifesaver tips ukol sa mga dapat gawin before, during, and after a volcanic eruption. Before a volcanic eruption, kung kayo ay nakatira sa isang probinsya na may active volcano kagaya ng Batangas o kaya ay Bicol, dapat alam natin kung tayo ay pasok sa danger zone ng bulkan. Ito ay ang 14 km radius mula sa bibig ng bulkan. Pasok man o hindi, mahalaga ang pagkakaroon ng go bag na may maiinom na tubig, pagkain na hindi basta nasisira, mga damit at iba pang essentials kung sakaling tayo ay lilikas at hindi agad makahihingi ng tulong mula sa mga otoridad, kasama na ang pagkakaroon ng mask kung tayo ay nakatira malapit sa bulkan. Alamin ang evacuation plan ng inyong barangay at bayan, kagaya halimbawa ng mga bayan ng Agoncillo, San Nicolas at Talisay na pasok sa danger zone. Ang kanilang mga evacuation areas ay sa mga karatig bayan. Sakaling mangyari ang isang volcanic eruption, dapat alam natin kung saan tayo pupunta. Lalo't higit, kung wala tayong sariling sasakyan, dapat ay may pakikipag-usap na tayo sa mga kamag-anak, kaibigan, o mga namamahala sa barangay, kung saan maaaring sumabay sakaling dumating ang sakuna. Bilang mga residente na malapit sa lugar ng isang bulkan, dapat alam natin ang mga alert level ng volcanic eruption. Dapat alam din natin ang history ng bulkan, kung kailan ito huling pumutok at kung kailan maaaring maulit. During a volcanic eruption, walang ibang gagawin kundi lumikas papalayo sa bulkan. Ang ibinubuga nito ay siguradong makasasama sa ating katawan. Kung sakaling abutan ng ash fall sa ating mga tahanan, narito ang inyong maaaring gawin. Isarado ang mga pinto at bintana at takpan ito ng basang tela. Siguraduhin takpang maigi ang mga pagkain at tubig. May masamang maidudulot sa katawan ang ash fall, lalo na kung ito ay ating ma-ingest. Manatili sa loob ng tahanan. Gumamit ng eye goggles at mask kahit nasa loob ng bahay. Kung walang available na mask, maaaring gumamit ng basang tela gaya ng panyo at lagi itong itakip sa bibig at ilong. After a volcanic eruption, huwag basta bumalik sa mga tahanan kung walang abiso ng otoridad. Kung maaari ay magpatingin sa doktor, lalo na kung kayo ay nakalanghap ng husto ng ash fall. Kung may mga paglindol, ipacheck ang inyong mga tahanan kung ito ay ligtas pang tirhan. Kung maglilinis ng ash fall, huwag itong basain at lalong huwag i-drain sa inyong kanal. Walisin lamang ito at ipunin sa isang sako. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.